Diyos, ano? At dito mo makikita, if you put God in the center of your life and your family, guys, no? Ganito kasulid yung bonding ninyo, no? Yo! What's up mga utol? Welcome back sa ating YouTube channel at welcome back for another reaction video. At syempre, magbibigay tayo ng reaction dito sa banda na Prance Rhythm dito sa panibagong cover nila sa kanta na 10,000 Reason. Okay, I think yung kanta na to ay isang Christian song. Okay. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy dito sa ating reaction video mga idolo, kung kayo ay bago lang dito sa aking YouTube channel at napadaan lang, so huwag niyong kalimutan i-subscribe at pindutin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga reaction video. At syempre, huwag na nating patagalin to. Simulan na kagad natin to mga idolo. Ito yung alay nila na kanta dun sa pag-abot nila sa 400K subscriber. Wow! Congratulations sa Prance Rhythm, guys! No? Napakalaking achievement sa po yan dito sa YouTube. No? 1,000 subscriber ka nga lang mga idolo. Napakalaking achievements na po yan. So, ituloy na natin. Man, unang buga, unang pindot doon sa chords ng keyboard, guys, napaka inspiring na, no? Yung harmony, yung melody ng kanta, napaka inspiring. Tapos ang husay pa kumanta ni Char, no? So dito talaga nakikita natin mga idolo yung gift of musical talent ni Char, no? Pagdating sa mga ganitong musika. No? Kung gagawin siyang worship leader mga utol sa isang Kristiyanong panambahan mga idolo, talagang sobrang effective niya, no? Kasi nga as I said doon sa mga previous reaction video ko, yung boses niya nakakahatak, no, ng mga emosyon or doon sa mga nanonood sa kanya or nakikinig sa kanya, di ba? So ganun din kahusay yung talento ni Char, no? Worship your holy name. This song comes up into new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass, wow, and whatever lies before. Diba? Ang sarap panoorin nila, ang sarap pakinggan mga idolo. Isa sa katangian nila, kaya ang daming nasasayahan or ang daming nagpapalo sa kanila, ang daming na-entertain sa kanila. Bukod sa mga bata pa sila mga idolo, napakahusay nila pagdating doon sa pagtitimpla ng mga kanilang mga instrumento. Napaka-well-balanced, no? From the guitars of Chin, from the bass of Tatay Prance, doon sa keyboard ni Char, doon sa drums ni Dudes, no? Napaka guys, naririnig mo lahat, no? Walang mahina, walang malakas. Kaya ang sarap makinig sa kanila mga idolo, no? 'Di ba? Palakpakan natin, men. 'Di ba? Sarap pakinggan. Sulit na sulit yung tunog ng bass. Pati yung palo ni Dudes. Napakaganda. So,
ang sarap lang makinig ng mga ganitong cover, ano, especially pag ikaw ay malapit sa Diyos, ano. At dito mo makikita, if you put God in the center of your life and your family, guys, no, ganito kasulid yung bonding ninyo, no. Ganito kasaya ang inyong pamilya, no, guys. Hindi lang sila magaling, eh, no. Nakaka-inspire sila doon sa kanilang tagapanood, doon sa mga followers nila, no? Hindi lang yung entertainment na naibibigay nila. Kumbaga, madaming value na nakikita natin sa kanila as a family band. Di ba? And, amazing! Timing is really good, man. Pakahusay ni Dot sa timing. Parang nakikinig ng concert ng Hillsong, guys. Yeah? Nakakabuhay ng dugo yung cover nila na to, mga idolo. Kasi naniniwala ako, mga idolo, kahit ano, guys, no? Alam ho natin yung mga viewers natin ay may kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong relihiyon, or kanya-kanya tayong faith. Pero naniniwala ako, guys, na may mga kanta na kumbaga ito yung mga pagkain ng ating kaluluwa, di ba? May mga kanta na nabubuhayan tayo ng loob. May mga kanta na kahit sobrang depressed natin sa buhay or whatever, sobrang lungkot natin, pero pag nakikinig tayo or na napapakinggan natin yung isang kanta, para tayong napuno ng enerhiya, na kung saan ay napapaisip tayo na may bukas pa, no? Na may bukas pa, na hindi lang ganito ang kaya kong abutin, di ba? May mga ganung kanta, at isa itong kantang to doon sa nakakaano talaga, guys, nakakabuhay ng dugo para sa akin, di ba? Sarap makinig, no? Ang sarap makinig sa kanila. Oh, ang sarap nilang pakinggan. Guys, no? Hindi lang sila magaling, no? Hindi lang sila magaling pumick-up nung kanta na gagawa nila ng cover, no? Nakikita na natin yung kanilang mga improvements lagi. Every time they do a cover, talagang makikita natin yung improvements nila, the way they play their instrument, guys. Di ba? Grabe. Napakahusay, no? I don't know kung ano pang maipakita nila 5 years from now, no? Siyempre, lalaki pa to, at siyempre, huhusay pa lalo, mga idolo. Di ba? Wow, ganda nun, no? Ang ganda ng stop doon na ginawa ni Dudes. Tingnan nyo si Dudes, guys. Okay? So, tingnan nyo si Dudes kung gaano na siya kagaling sa pagpapalo ng drums. Yeah. Timing! Sarap talaga makinig kay Char. Ang sarap pakinggan ng bass ni Tatay Franz, di ba? Man! Seems like never before.
sarap, man. Kita niyo yung ad-lib ng bass, no? At napakaganda ng gitara ni Chen. Napaka-consistent ng kanyang rhythm, di ba? Isa sa nagpapaganda sa isang worship na kanta, guys, is acoustic guitars, no? So, ang galing ng choice ng kanilang paggamit ng instrumento. So, di ba? Acoustic guitars, eto talaga napaka-popular nito pagdating sa mga Christian music, no? Man, wow, that's amazing, man. Napaganda nung cover nila dito sa kantang to. Para ang nakikinig ng isang Hillsong na awitin, ano. I think hindi ito kanta ng Hillsong, mga idolo, no. Pero the way nila kinover ito, para kang talagang nag-worship sila doon sa kay Lord, ano. Nakita talaga natin yung musical talent ng mga bata, no? Napakahusay, napakaganda nung choice nung kanta na ginawa nila ng cover, na alay nila sa achievement nila dito sa YouTube, ano, no? Napakaganda nung gitara ni Chen, napaka-consistent. Yung mga adlib ni Tatay Franz sa bass, talagang napakasulid. At dudes, man, nakita natin gaano na talaga kagaling itong si Dudes. And Char, napakahusay niya sa ganitong awitin, no. Yun nga yung isang quality ng isang magaling na worship leaders, guys, di ba? So bagay na bagay sa kanya yung mga ganitong kanta, guys, no. Nakakabuhay siya, nakakahatak siya ng audience doon sa mga nakikinig sa kanya, talagang madadala niya, no. Okay, so anyway, mga utol, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video. So anong komento nyo dito sa kanilang cover na to? At syempre, i-comment nyo dyan sa ating comment section, mga idolo. At syempre, pag-uusapan ho natin yan, ano. Okay, ako po si Chippy TV, at see you on my next reaction video.